Gus, Gus! Gus, di pala yung albo! Bantang, slit! Hey! Abel! Hey! Hey! Balik! Yeah, yeah, yeah. Coach versus Coach, oh. Coach di Pagara versus Coach di Jasper. Si Rosalito maglaban. Oh, Coach, oh, Coach. Kahit sino pang iharang, kahit sino pang ilaban ay walang inuurungan pagdating sa palakasan. Malamang ay kilala mo ang tinutukoy ko, ang coach ng bayan. Alay sa student, hindi mo kayang ipatid pagkat matibay ang kabakal. Hi guys, magandang araw mga kabakal. Sa video na to, pag-uusapan natin at magre-react tayo sa video na nilabas ni Coach Ariel TV, kung saan si Batang Yagit Boy Laway ay nagte-training ng puspusan mga kabakal. Kung hindi niyo po alam, ay mga professional na yung mga nakakasparing ngayon ni Jasper Kaino. At yung mga nagte-train sa kanya ay mga former, mga title holder, mga belt holder mga kabakal. Kaya nga naman talagang sigurado na makakakita tayo ng magandang laban kay Jasper Laway Kaino at kay Albert Pagara. Talagang seryoso na po mga kabakal. Kasi napansin ko rin, yung mga galawan ngayon ni Jasper Kaino ay kakaiba na. Talagang na parang mamamatch na niya yung bilis ng suntok, ng katulad ng bilis ng suntok ng kay Albert Pagara. Yun nga lang, hindi ko alam kung kaya nga bang pantayan ni Jasper Kaino yung lakas ng suntok ni Albert Pagara. Kasi mga kabakal, ang lakas po ng suntok ay nababase po yan kung gaano ka nakatagal nagte-training ng boxing. Ang nangyayari po dyan ay pakapal ng pakapal. Yung buto mo, yung pagsuntok mo ay lalong lumalakas yan kapag dire-diretso yung training mo. At alam naman natin na marami niyang pinagdaanan si Albert Pagara. Kaya yung suntok niya ay kakaiba na. Mga kabakal, kung alam niyo lang kung gaano kalakas sumuntok si Manny Pacquiao dahil sa years ng training niya at experience niya, napakalakas. Mismo narinig ko ang sabi daw ni Casimero, yung suntok daw talaga ni Manny Pacquiao ay kakaiba sa lakas. Hindi niya ma-imagine kung gano'ng kalakas yun. So imagine niyo mga kabakal, yung mga suntok ni Casimero, ni Albert Pagara, imagine niyo yung lakas ng suntok nila dahil sa years ng training nila. At syempre naman, ito ay napatunayan nila sa record na mayroon sila. At hindi po 1-8 mga kabakal ang record ni Albert Pagara. Although magkadikit naman yung score or yung record ni Albert Pagara at saka ni Jasper Kaino. Kung si Albert Pagara ay isa lang ang kanyang talo, si Jasper Kaino mga kabakal, isa lang din ang kanyang panalo. Parang dikit ng konti. In that way mga kabakal. So mga kabakal, share ko po sa inyo yung clip ng video na talaga naman kahit papano ay itong si Jasper Laway Kaino ay nag-i-improve naman pala sa boxing. So mga kabakal, i-share ko po sa inyo ang clip ng video ni Coach Ariel TV, Boy Chanak. Pero kung gusto nyo panoorin ng full video, pumunta lang kayo sa kanyang YouTube channel, Boy Chanak. So mga kabakal, ito po ang clip ng video. Coach, Coach! Coach, di pala yung albo! Yeah, yeah, yeah. Coach versus Coach, oh. Coach di Pagara versus Coach di Jasper. Si Rosalito maglaban. Oh, Coach, oh, Coach. In fairness mga kabakal, bumilis yung suntok niya Jasper Kaino. Nalaglag. Kita niya, nalaglag. Abangan nyo si Kaino. Kaino yan. Nagkakayabangan niya. Hindi talagang game plan para kay Pagara. Yan ang ating former RPL Flyweight Champion. At former Flyweight Papa Champion Rosalito Kumpanya. Lawayan mo si Coach. Lawayan doon yung coach mga kabakal para magkaroon ng virus. Buti ko nausog ako. Malakas yun mga kabakal. Kita sa forma ng suntok niya, no? Jasper Kaino, na talagang pulido yung uppercut, yung hook, yung straight. Ay, parang naman ay mukhang may ibubuga to. Yun nga lang, hindi natin talaga alam kung kaya Pagara, yung may pag-asa nga pa pa rin siya manalo. Eh, tapos yung coach niya, oh. Pag-jab! 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 Pag-jab!
Saksak! Pagara, pagara! Nakita mo yung... Nakita mo yung boss ni... Diyos bro! Yo, kita mo yun, no? Bilis! Bang! Yan! Supportahan nyo ako, Guapito Kampanya Vlog. Yan. Supportahan nyo guys. YouTube channel, Guapito Kampanya guys. Subscribe nyo po. Ating former flyweight RP champion. Pag nanatili pala sa 35 na nag-subscribe doon, hindi ko mababayarin ko ito. Diyan. Para awan nyo na, gawin nyo naman 40. Sa tao mo na po inihintay yun. Diyan, subscribe mo tao. Subscribe nyo ako ha, ulitin ko. Guapito Kampanya YouTube channel, i-click nyo na rin Guapito Kampanya update at babangon ulit ako sa YouTube, babalikan ko ulit siya. Jas, ano masabi mo sa coach ni Jas ni ano? Magaling. Galbit Pagara. Oh, magaling. Yung coach ni Pagara, maganda sila maglaban. Oh, yan, maglaban. Kaso lamang lang nung coach sa kalbo. Ito hindi kalbo. Minsan hindi mo talaga maiwasan na matawa sa mga sinasabi ni Jasper Kaino. Dahil kung ano na lang mga lumalabas sa bibig niya. Hindi mo alam kung pinag-iisipan pa ba ni Jasper Kaino yung kanyang mga sinasabi. Pero mga kabakal, mabalik tayo doon sa training ni Jasper Kaino. Kasi ano si mga kabakal, alam ninyo na ako ay isa sa mga nambabash dito kay Jasper Laway Kaino. Dahil nga naman sa mga pinagsasabi niya. Dahil alam naman natin na talagang yung mga lumalabas sa bibig ni Jasper Kaino ay mga basura. Pero mga kabakal, hindi rin ang pwedeng alisin yung credit na kahit papala naman itong si Boy Laway na to ay talagang nag-i-improve yung kanyang training. And narinig ko sa aking mga kakilala, nakakilala rin ni Jasper Kaino. Kaya daw kasi hindi ganun kaganda yung record ni Jasper Kaino ay dahil tamad daw ito dati. Tamad dahil hindi raw siya nagte-training. Kaya nung siya ay lumaban at nagkaroon ng 1-8 na record ay dahil hindi siya nagtitraining mga kabakal. Pero ngayon mukhang si Boy Laway ay talagang seryoso na sa pagtitraining. At magagamit niya ito dahil alam naman natin at nasabi ko na rin sa inyo at naririnig ko rin na si Boy Laway ay makunat daw mga kabakal. Makunat, hindi lang yung mukha ang makunat sa kanya, yung katawan niya na siya ay kayang tumanggap ng suntok. Pero syempre, ang tanong, kaya niya bang tanggapin ang suntok na manggagaling kay Pagara? Kaya nga naman, itong training na ginagawa ni Jasper Kaino ay talagang magbibigay sa atin ng magandang laban kay Albert Pagara. At ganun pa rin naman ang aking stand. Mahihirapan talagang manalo si Boy Laway kay Albert Pagara. Pero kahit paano, ay magkakaroon ng magandang laban si Boy Laway na hindi man-knockout basta-basta or hindi basta-basta sumuko sa laban niya kay Albert Pagara. Ano ang inyong opinion dito mga kabakal? Kayo ba niniwala na kahit papaano ay nag-improve naman ang skills ni Boy Laway or same pa lang din at ako'y nagkakamali lang? So ay comment yun down below mga kabakal para malaman natin. Makarating kay Boy Chana. Sorry po. Kay Boy Laway. Tumasik na rin ang aking Laway. Hanggang sa muli, ang inyong lingkod, Captain Barbel. Maraming salamat sa inyo. Salamat sa iyo. Salamat po. Coach ng Bayan.